Magandang araw sa lahat! Welcome to Villaconzoilo Farm! Gusto nyo bang magtanim? Pero hindi nyo alam kung anong mga lupa ang pwedeng gamitin? Well, in this video, tuturuan ko kayo gumawa ng ideal soil mixture. Para lumaking malusog ang ating mga halaman, nangangailangan ito ng nutrients. Kaya, napakalaking role ang ginagampanan ng ating mga potting mixture para matugunan ang pangangailangan ng ating mga halaman. Ang basic nutrient na kailangan ng ating mga halaman ay phosphorus, potassium, and nitrogen. Ang nitrogen ay responsable sa bedding kulay ng ating mga halaman. Ang phosphorus naman ay responsable sa magandang tubo ng ating mga halaman. Ang potassium naman ay para sa magandang bunga nito. Sa ating video ngayon, tuturuan ko kayo gumawa ng mga ideal soil mixture. Itong tips na ito ay pwede nyo gamitin sa inyong mga tahanan. Napakadali lang hanapin ang materials na gagamitin natin. Gagamit tayo ng mga organic materials tulad ng sikindang, sawdust, and garden soil. Ito yung madalas na ginagamit namin na materials kasi madali lang itong mahanap. Sikindang ang aking ginagamit kasi above all manure, ang sikindang ay may pinakamataas na nutrient content. Sawdust naman para maging buhagag ang ating mixture. With this, maalaw natin na makahinga ang roots ng ating mga halaman. Garden soil naman, make sure lamang kung nag-topsoil ang gagamitin natin dahil sagana pa ito sa mga nutrients na kailangan para sa ating mga halaman. Sa paggawa ng soil medium, ang kailangan lamang natin gawin ay panghalu-haluin yung mga organic materials natin katulad ng sikindang, sawdust at garden soil. Simulan na po natin. Yung ratio na ginagamit natin ngayon is 1:1. 1 kilo ng sawdust, 1 kilo ng sikindang at 1 kilo din ng garden soil. Siguraduhin lamang po ito na maharo ng maayos kasi para maganda yung soil natin pag nilalagyan na natin ito ng halaman. Itong mixture natin ay pwede natin ito gamitin sa kahit anong mga halaman. Pwede rin sa mga namumulaklak, pwede rin sa mga vegetable, o kung pwede rin sa mga fruit. Tapos ay nilalagyan po ito ng organic concoction na IMO or indigenous microorganism. Magsisilver itong soil conditioner para sa ating mixture. Itong IMO natin, pwede niyo itong mapanood sa susunod na video natin. Tuturuan ko din kayo kung paano gumawa ng ganitong concoction. Pagkatapos ay haluin nyo rin natin. Ayun yung aking ginamit dahil marami itong pinipisang microorganism na makakatulong para tumaba ang ating mga halaman. Ito na po ang ating finished product ng soil medium. Ngayon, pwede na natin ito ilagay sa ating mga potting. Lagay na natin ang ating halaman.
Since alam niyo na po gumawa ng soil medium, pwede niyo na itong gawin sa iyong mga tahanan. At ako, prepare ko na kayo yung gumawa ng sarili ng soil medium. Dito makakasigurado kayo na organic ang material na gagamitin, matipid, at siguradong matubo ng maganda ang iyong mga halaman. So maraming salamat po sa lahat sa mga nanonood. I hope may natutunan po kayo ngayong araw at naway magamit niyo po ito para sa inyong mga tanim. Abangan niyo po ang mga susunod naming video dito sa Villaconzoilo Farm.